So ito na guys, malamig na siya. So ilalagay na natin ngayon ang ating evaporated milk. So, ayan natin habang hinahalo-halo. Ayan. Ang evaporated milk natin. Ayan. Ayan, mix lang natin siya. What's up mga igan? Kamusta kayong lahat? Ito po ang inyong Pit Malong Igan. Ayan mga igan, ngayong araw, ipapakita ko po sa inyo at isushare ko na naman sa inyo isa sa mga OFW recipe. So dahil summer na dito sa Kuwait mga igan, gagawa tayo ngayon ng ice candy. Ang flavor ng ating ice candy ay chocolate. So gagawa tayo ng chocolate ice candy. Siguro gustong-gusto nyo rin kumain ng ice candy. Lalo na rin sa Pilipinas. Pag summer, ako, paborito ito ng mga bata, mga igan. So ngayon, papakita ko sa inyo mga igan ang ating gagamitin, mga ingredients at saka tools na gagamitin sa paggawa ng chocolate ice candy. Okay? So umpisa na natin. Unang-una mga igan, siyempre, tubig. Ayan, kailangan natin ng tubig. Pangalawa, gamit tayo ng asukal. Kailangan asukal. Tapos, cornstarch or corn flour. Condensed milk. Evaporated milk, mga igan. So, kailangan din yan. At of course, ang ating chocolate powder na na gamitin nating flavor. Sa gamit din tayo ng ice candy wrapper. So, kung wala ang ice candy wrapper, hindi ka magawa ng ice candy, di ba? So, and sa gagamit tayo ng ito pang halo, dahil pang mix. Of course, cup. Ito ay 1 cup, takalan. So, pagtakal natin mamaya sa ating ingredients. Tapos, 1 half cup na takalan. At saka gagamitin tayo ng imbudo. Ayan, ito pag nilagay na natin sa ang ating na-mix na pag-gawing ice candy sa ating ice candy wrapper. Okay. So, ngayon, simulan na natin gumawa ng ice candy. Tara! So, ito na mga igan. Ilalagay na natin ngayon ang ating cornstarch sa tubig. Okay. Saka natin siya i-mix hanggang matunaw, malusaw. Mix natin siya hanggang siya matunaw. Hindi magbilog-bilog. Ayan. At pag nakita natin siyang tunaw na, lusaw na yung cornstarch, pwede na natin i-on yung stove para maluto yung cornstarch. Ito na natin ngayon. Tapon na. Ito dapat hindi masyadong malakas ang apoy para hindi masyadong magbilog-bilog. Ngayon habang niluluto natin ang cornstarch, kailangan tuloy-tuloy ang halo mga igan. Ihalo lang lang natin ang ihalo. So ayan guys, medyo malapot na ang ating niluluto na ang ating cornstarch. So pag ganyan na, okay na siya. Lagay na natin yung ating asukal. Ayan. Lang natin hanggang sa maluto yung asukal, malusaw. Pero ano lang mga igan, yung apoy nyo, hinaan nyo lang para hindi lumapot ng gusto ang cornstarch. Ang ating niluto, ginagawa. Ayan. So yan, medyo lusaw na ang ating asukal. Ilagay naman natin ngayon ang ating chocolate powder. Ayan, tuloy pa rin natin ang ating halo. Ayan. Lutuin lang natin ito, yung chocolate powder.
Ayan guys, nakikita nyo. Kulay chocolate na siya. Alright. So, lulutuin lang natin yan. Ayan. So, continue lang sa mainit na tawak na, no? Nalutuan. Sa mahinang apoy. Ayan. So, kulay chocolate na guys ang ating ice candy. So, ilang minuto na lang. After 1 minute, pwede na ito. Ano lang natin maluto yung chocolate natin. So, ayan mga igan. Nakita nyo na. Pwede natin patayin ang ating apoy. At saka palamigin. Ipalamigin natin itong ating luto. Tapos, luwamig siya. Saka naman natin ihalo ang ating ibang ingredients. Okay? A few moments later. So, ito na guys. Malamig na siya. So, ilalagay na natin ngayon ang ating evaporated milk. So, ayan natin habang inahalo-halo. Evaporated milk natin. Ayan. Ayan, mix lang natin siya. Ayan. Tapos mga igan, ilagay naman natin ngayon ang ating condensed milk. Ito yung ating condensed milk. So, huwag muna natin ubusin kasi baka matamis. Mix muna natin sa tikman natin ngayon. Kapag medyo matabang, ubusin natin yung gatas. Kasi may asukal na to eh. Mix lang natin siya mga igan. Ayan, kita nyo na, nag-iba na ang kulay niya. Sa kanina na walang gatas, ngayon may gatas na. So, sa inyo ay optional. Kung gusto nyo yung magdagdag ng powdered milk, pwede rin. Lagyan nyo siya ng 1/2 cup ng powdered milk. Pwede rin po. O, sa inyo na yan kung gusto nyo yung mas malasa pa. Pero kung magagawa kayo guys ng ice candy, mga iga na pambenta, o, nasa inyo na yan para hindi masyadong magastos. Huwag nyo nagsamaan ng gano'n. Ayun. So, titikman natin ngayon mga igan kung tama na yung ano niya. Tingin ko tama na siya pero lagyan ko ng konti pa. Siguro ubusin ko na to. Konti na lang naman ang natira. Ayan. Masarap guys. Parang hindi na ako makapag hintay pa na ano, parang gusto ko siyang sip-sipin. Ayan mga igan, kung gusto nyong subukan, madali lang. Napaka-affordable ng ingredients. Saka ito, ginawa ko lang to para sa bahay. Konsumo ba? Kasi sarap kumain ng ice candy, lalo ngayong summer. Ayan. Sa Pilipinas. Ako, pagdating ng summer, napaka demand ng ice candy. So, ayun. So, mix lang natin to mga igan. Tapos, pwede na natin siyang balutin. Ayan po. Napakadali po ng paggawa ng ice candy. So, nasa inyo na po kung anong flavor gagawin nyo. Kasi, napakaraming flavor na pwede nyong gawin sa ice candy. Pwedeng mangga, avocado, at iba pa. Okay. So, yan mga igan. Ready na tayo magbalot. Ibabalot na natin siya. So, ngayon mga igan, babalutin na natin ngayon ang ating ice candy. So, ililipat muna natin dito para madali.
maganda pag may pitchel kayo. Mas madali. Okay. So, I think I scanned your wrapper. Gamit tayo ng budo. So, ganyan lang mga ikan. May skin din na. Lakihan natin kasi pang consumo lang naman to sa bahay. Ayan. Natay skin din. Putin lang natin siya para maigpit. Iputin lang natin siya ganito para maigpit ang pagkatali. Para hindi magkaroon ng hangin sa loob ng ice candy. Kasi pag hindi mo inikot, ang ice candy mo maluwag ang pagkatali. Pangit. Yan. Okay. A few moments later. So mga igan, ito na ang nabalot nating ice candy. So ready na to para ilagay sa freezer. So sa susunod nating step dito ay ilalagay natin siya sa freezer para tumigas. Okay! Excited na ako igan sa ating chocolate ice candy. So ito na po mga igan ang ating pinakahihintay. Ang ating finished product na chocolate ice candy na ginawa natin. So ito na. Sa overnight na inilagay natin sa freezer mga igan, ngayon matigas na po siya. Ngayon, i-prove naman natin or testing naman natin kahit na matigas siya kung malambot nga ba. Okay? Ito, magbukas tayo ng isa. Tara lang. Ito. Matigas, parang bato. Dahil overnight sa freezer mga igan. Ngayon, tikman natin siya kung malambot kahit na matigas. Sarap mga igan. Malambot nga siya. Bakit nga ba siya malambot? Yun po ang epekto ng cornstarch. Kaya tayo naglalagay ng cornstarch para lumambot. Kahit na matigas siya, pero malambot pag tinagat. Napakasarap. I-try nyo po sa bahay nyo. Panoorin nyo lang yung video ko. Gayahin nyo lang po ang step by step tsaka yung mga ingredients. Makakagawa kayo ng special chocolate ice candy, lalo na ngayon, summer, mga igan. Siya. Sarap. Kaya na. Okay, mga igan. Shoutout muna tayo sa ating mga malulupit na mga igan. Shoutout, unang-una, shoutout ko sa mga subscriber ko sa aking YouTube channel na Pete Malong Igan. At saka invite ko na rin po yung mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, yung mga bago din sa aking YouTube channel na nanonood lang ng videos, paki-subscribe na rin po ang aking channel, Pete Malong Igan. Paki-press na rin po yung like button at saka yung bell button para once na may bago tayong video mga Igan, i-manonotify kayo. Okay po. Tsaka pa-share na rin.
Maraming maraming salamat po sa inyo mga igan. So ngayon shout out tayo kay sa mga malulupit nating mga ano mga igan, mga vloggers din ano, dito sa Puwet. Kay Pitulars Pamblog, ayan, shout out kay Ali de la Peña, vlog, ayan, shout out kay Rian Ray Covers Vlog, shout out sa iyo bro. Kay si Marinong Gala, ayan, kay Captain Jan, yan po ay classmate ka batchmate ko nung high school. Si Marinong Gala, shout out Mundido Family, Iloilo, Capiz, at Tiki, kahit saan mang ano lugar diyan sa Pilipinas, mga Mundido Family, ayan. Pidad Family, ayan, sa Surigao, Talmino Family, shout out sa inyo, at sa shout out na rin sa mga lahat ng MTB bikers dito sa bansang Kuwait. Kahit na road bike or mountain bike, lalo na sa Power Boys, ayan, sa iba pang mga MTV riders, di kinamay isa-isayin kasi ang dami. Shoutout po sa inyo mga igan, tsaka sa Bike Fishing Buddy, sa lahat ng mga anglers dito sa Kuwait mga igan, mga master, igan, konting taste na lang, makapag-fishing na tayo ulit. Yan, shoutout sa inyo, sa lahat ng mga frontliners dito sa Kuwait, yung mga lalo ng mga nag-buwis buhay, mga namatay nang dahil sa COVID. Yan, rest in peace po. May mga Pinoy din po tayo dyan. Shoutout sa inyo. Kay Vincent Mundido, yan. Bro, shoutout sa inyo dyan sa Saudi Arabia. Kay Evangeline Villaros Mundido dyan sa may Hong Kong. Kay Bro Rocky Pidad, yan. Bro Rocky, shoutout. Salamat sa pag-intindi mo sa mga pinapagawa natin dyan sa, ano, sa lupa natin. Shoutout sa inyo, bro. Yan. At saka kay Wing Wing and Sis Junaling and Kids, yan, shout out sa inyo, ayan, dyan sa Surigao, at sa lahat-lahat po ng mga frontliners natin sa Pilipinas, shout out sa inyo, sa mga aking mga magulang, kay Roberta Mundido at saka kay Miguel Mundido, sa aking mga pamangkin, shout out sa inyo. So guys, yan po, kaina na, so ipapatry natin ito ngayon sa ating mga housemate para malasa naman nila, matikman nila ang ating special chocolate ice candy. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. God bless you all. Bye-bye. Yeah.